May oras yung magbiba ako yan. Luluto ako. Luluto ka? Luluto sana. Aso sa itang likod ko? Sa itang likod mo? Diyan ka sobra. Tingnan rin. Hindi ko alam eh. Mga sobra yan sa ano. Sobra. Sobra ako sa bite. Wala yung lakit yung pinagdama ka ako. Hindi. Kahit talaga. Kaya yan dito. Tago mo na lang yan. Hindi. Total may mga ingredients tayo dyan. Oh. Ikaw na bumanat niyan. Total dumating kay. Mayan ako dyan kahit ano. Oo. Oh, oh. Discard mo na yan. Oh, prito. Lagyan mo naman kahit may sar sa ganun. Ah, discard mo. Okay. Sana rin, Joe. You know, may naisip ka na ah. Sabihin natin itong ano, oriental style. Ganun lang natin itong pasya. Naka ng oriental? Oo, oh, oriental. Banat ka na. Kahit na konti lang yung baboy mo, pasarapin natin. Atingin ko na sa gitna, ha? Okay. Ano ito ba? First procedure natin, meron natin yung isang pot na may water. Okay. Kukuluan lang natin ito. Para at least matanggal na yung masamang amoy niya. Ah, saglit na pakulo lang yan. Ano? 10 minutes. Sabi lang, nagyan na natin siya ng petting pan na rin, no? Yung natin luya, bay leaf, siyempre salt. Tapan lang natin to. Mga 10 minutes lang. Mamaya tanggalin natin yung dumi niya. Medyo check na natin. Ito. Tapos na yung mga scum niya. Kasi natin. Pulente. Oh. Ayos na to. 10 minutes na. Ayun no. Patatas yan ang ulang doon. Tsaka ano. Pitlek. Ang daga. Ang daga. Nakatay na tayo. Isa pang reason, Joe, kaya ako ito nilalo. Para manigas. Ah, para paghiniwa, no? May gagawin ka pa dyan, eh. Oo, ano ang kainin natin ganyan? Hindi, ibig sabihin yung tinatali. Oo, tatali. Iwahin ko pa yun. Well, ano yung mga buhok kasi, sunod yun lang natin. Search pa, no? Wow! Yun. Charon na. Gawin na natin next procedure. Tingin ko lang dalawa ito, Joe, kailangan bantay yung sukat. Yun. Pantayan ha? Pantayan, master chef yan oh. Paano nang gagawin natin dito, Boylan? Kumuha ko ng butcher's coin. Tatalian natin to. Yun. Baka mawala eh. Para sa'yo yung ginagamit niya. Hindi tinatalian niya kasi mamaya baka kasi masira siya, masira itsura. Pag pinakukuluan na, no? Mm-hmm. Yun no, paikot ah. Ang galing mo talaga mong paikot ah. Hindi ko lang natutunan sa sariling gawin eh. Ayon noy! Bakit? Nagulat ako bakit may bulak dito tsaka tissue eh. Alam ko sama sa lulutuin. Hindi pa ako nakakaligo. Tingnan nyo na may tsura ko. May kiniagawa ako sa bahay. Tumawag si Joey dahil boy lente, si Bak. Ayan o. Tingnan nyo yung daliri o. Sinuntak ka ng operative. Kasalanan nito eh. Oy, thank you sa nagbigay nito. Thank you pa rin. Ganda, maganda. Napatunayan na. Dahil dito sa kutsilyo na to, bininyagan mo daliri ni Boylente. Kaya first time siya. At talim po kasi sobra nito. Napakaganda gamitin. Anyway. Kaya no, yeah. At mga pamangkin natin dyan sa nanonood ngayon. Substitute mo. Ano, substitution muna eh. Tumapik eh. Tumapik si, ano, si Joey. Kailangan ko daw muna, di makapag-iwa si Boylente. So, nakakita ko ginagawa nila dito eh. Anyway, alam naman ni Dexy Luto. Oo, braised belly to. Napakasarap nito. Siyempre, at nakita ko meron na nga kayo dito mga onion leeks, no? Iwa na yan eh. Iwa na. May naiiwan pang konti eh, no? Kaya ako, mga ano, at mga pamangkin, nilalayo ko talaga yung daliri ko dito. Napakatalim, oh. Tinan mo, lahat ng daanan. Gumaganon lang eh. Ayan, ito, hiwa-hiwa lang natin ng ganyan dahil ibe-bedding natin yan dyan. Natin. Ayan. Nakalimutan ni Boylente yung golden rule.
dandan. Lagi mo kaya pala sa akin, dandan lang. Anong araw mo yan? Friday the 30th ngayon, nako. Ayo kaya ganyan. Oh, ingat-ingat no ano, yat mga pamangkin. At nakahandaan na nga din, Joey. Itong ating pressure cooker, gagamitan na natin ang pressure cooker para mas mapabilis ang pagluluto natin, no? Lalatag mo lang dito. Lalatag natin 'yan. Pero suggestion natin mga noy, ha, dahil kung kayo po gagawa nito sa bayat, marami kayong oras na gagamit, no? Mas maganda 'to yung alam mo kaya brace, yung manual lang. Manual, dahan-dahan, ha. Slow po po, yung mahinang apoy, ha. I mean, low to medium fire. Tayo kasi medyo yung mamadali tayo. Oo, kaya mapakita natin. Mga pamangkin, ha, inayos ko lang ng konti. Yung tipong hindi po didikit yung ating karne doon sa pinaka base nung ating pressure cooker, ha. Okay, latag natin to. So, okay na yan, mga pamangkin. Punta ka rito, Joey. Pakita mo sa kanila itong meron tayong luya. Cinnamon bark at syempre, hindi mawawala sa ating braised pork belly yung anis. Star anis. Oh, dandan lang. Oh, grabe oh. Tingnan mo naman no, yo. No? Sobrang talim talaga oh. Ganun mo ako konti ang chili. Gumante. Oh no! Kaya nga eh. Okay na to, Noy. Lagyan natin ngayon yan dyan. Paano yan, no? Pampamu, no? Dito tayo ulit. Cinnamon bark naman. Ganyan lang po, oh. Walang kahirap-hirap yan. Lagyan din natin dyan. Technically, kailangan kasi natin yung mga aromatics na yan, Joe, sa paggawa ng braised pork belly para mabango at malasa yung karne. So, balik tayo ulit dito, Joe. So, makita nyo mga noy at mga pamangkin, di na natin binabalatan. Sama na balat, no? Oo. Parang boylente, sama na balat. Tingnan mo, ang sarap ipangiwa kasi parang blade, oh. Huwag nipis na gusto mo, eh. So, yan, noy. Pamangkin, oh. Nipis na yan, ako. Handa, di ba? Lagay natin ulit dito. Gilid-gilid. Yun. Dahil nasugatan ako, dalawa sa akin dyan, Joe, mamaya. Tig-isa lang kami. Tig-isa lang kaya. Next na ilalagay natin, syempre, meron tayo dito cooking wine. Ayan. Diba? Lagay na natin ito, ang 1/4 cup. Boost tayo, 1/2 cup ng toyo. So, nagtataka kayo, no, ya? Sa gilid ko lang nilalagay. Ayoko kasing mabuhusan yung pinakabalat. Sa braise kasi, Joe, kailangan ingatan natin yung balat na hindi masira. Lagi tayo, daon ng laurel. Meron din ako rito, asukal na pula. This is about 5 kutsara. Sa gilid na malit na yun, no? Next natin, Noy. Gripostak. Gripostak. Gripo, galing sa gripostak. Pustang tiyatansya nyo lang, Noy, ha? Kailangan hindi nakalubog yung ating pinakabalat. Naka-setup na yung ating pressure cooker, pati yung pork belly, nandyan na rin sa loob. So, nakaangat ng konti. Pero technically, kaya ko lang naman inangat yun. Ayoko kasi kagad siyang mababad yung balat dun sa pinaka-sauce no, nito. Pero later on, kasi sa loob niyan, ikot at ikot yan eh. Matutunaw at matutunaw din yung mga nilagay nating aromatics dyan. Takpan natin. Ayan oy, 45 minutes natin siyang pakukuluan sa low to medium fire lang, no? Konting tiyaga, napakasarap ng kalalabasan. Balikan na lang natin later. Finish na po tayo sa 45 minutes. Then we need to turn off the stove. Ah, may lahi ah. Nga. Siyempre, alam mo naman, nagtuturo tayo magluto eh, no? Anong minit po lang kung may besugat ako ah. Then we need to remove the cover. Wow. Kapag nagsasabi ka ng cover, pagka cover kasi Pinoy na Pinoy, so dapat banat doon no, yat mga pamangkin. Cover. Sinatin, baka mapasok tayo dito. Na-release na natin yung pressure mga pamangkin. Yun o. Wow! Kaya yan? Diba? Yan yung sinasabi ko dyan. Bango, no? Ang daliri. Ang daliri yan, ha? Yan ang kanguna nyo.
Yan ang sinasabing ano, Joe, dugot patis. Dinugusi po yung lente. Okay, hanguin na natin. Ingatan nyo lang po, no, ya. Baka mapamangkin natin dyan na nanonood dahil napakalambot na po ito. Yung balat eh, no? Yan, no? So, ang ginawa ko, ang pagkuha ko sa kanya, Joe, pakita mo, ha? Yung base, yung karne. Oo, dun sa naman, inipit. No? Oo, wag dito sa taba. Masisira yung fat kasi niyan. And then, ngayon, yung sauce na kinuha natin, Joe, yan ang ilalagay natin sa ibabaw. Mahalaga, lalagyan mo ng konting art. May passion at pagmamahal. May handaan lang. Yun! Ay, singit yung ano, dandaan. Talaga importante. Sa pagluluto, alam nyo, mga pamangkin, yun lang may artistic ano ka, quality. Yeah. Ano? Dandaan lang yan. Tapos yung mukha mo, dapat nakaganyan. Yeah. Nakaganyan-ganyan naman ng konti. Isipin mo ikaw si Da Vinci. Yun! Yan na, mga pamangkin, no? Andiyan na yung salsa. Lipat mo dito konti yung focus ng camera, Jo. Ayan, no? May tamang may blinansya pong bok choy. Ilalagyan natin ng konting... Atin, no? Oo. Sabi ko nga siya dati, passion at pagmamahal. So, malang natin ng konti dyan. Mga pamangkin. Ang next step natin yung kadex. Siyempre, may gagawin pa tayo rito. Binuhat ko, ha? Lagyan lang natin dito. Pansinin mo to, meron tayong old school steamer dyan. Medyo old school. Medyo lang siya. Kasi yung edad kasi ni Boy Legend. Akin yan, akin yan. Ready na pala. Pinakulo ko na rin yung tubig nito, no, ya? Oriental na oriental. Pre, pagkatapos natin pakuluan sa pressure cooker, no, pinalambot natin, pero mo, i-steam pa natin. That's the process of braising this pork belly. Accent. Actually, may nagtanong nito, no, ye. Ang mapamangkin natin dyan kung ano daw to. Ito po yung sa turbo, no? Turbo broiler. Yan. Kasi hindi nila ginagamit yan. Ay, kala nila kung ano, eh. Hindi nila alam kung saan to. Pang ano po yan talaga. Yan, no? Pang clip yan dyan sa mga ganyan. Oh. Lagay natin siya ngayon dyan. So, steam natin to. 10 minutes, no? So, habang ini-steam natin, Joey, yung ating pork belly dun sa steamer, ito yung sauce kanina, oh, natira. Mm-hmm. Okay, so may gawin ko pala dyan. Correct, gagawa tayong salsa naman para doon. Kasi technically, masarap ang braised pork belly pag talagang masosy siya, di ba? So, i-drain ko lang siya, kukunin ko lang yung pinaka-sauce, ha? Iwan natin yung mga aromatics, lagay natin sa isang malinis na cooking pan. So, papakuluan ko yung sauce dito at meron ako rito yung cornstarch slurry. Lagyan natin siya. So, in high heat ko siya pinapakuluan, mga pamangkin. Haluhaluhin lang natin. Ayan, oh. Malapot na, oh. Oh, lumalapot ka agad yan. Pwede na to. Patay na natin apoy. 10 minuto ang nakalipas dito sa ini-steam natin na braised pork belly. Salipin na natin yan. Surprise! Haluhin na natin. So, ito yung sauce natin kanina, mga pamangkin. Kukuha tayo ngayon. At lalagyan natin yung ibabaw nitong pork belly natin. Pag nalagay na natin yung sauce, dagdagan pa natin ng additional accent. Ayos na. May tsura niya, no? Sinisili ko sa lahat ng angulo. Panchibuga na to, mga pamangkin! Chow time na ulit, mga pamangkin! Siyempre, Portelia Oriental. Oriental yun. Ginawa na natin yan, no? Oo, ginawa na natin to sa Kuya Dex YouTube channel. Mm-hmm. At yan nga. Halos pares lang naman ang style. Mm-hmm. Wala rin tayo binago sa forma. Ngayon lang, mas maganda lang kasi ako po yung tumira ng muli. Gumanda siya. Uling yaba. Uling yaba, nasugatan na nga. Aputol yung daliri. Sugatan eh. Hindi mo naputol na, sugatan na. Tanggal eh. Kaya napahinto si Boy Dente. Ako, Joe, ano? Tikman na natin, oh. Mahusga, no? Kita mo, oh. Hindi naman masyado malambot, eh. Oy, ako, naku, naku, oy! Masisira, nahihinayang ako sa itsura. Ang diskarte dyan, Joe, ganito. Kaya yan may tali. Iyan pala yun, ano? Harap ang lingwit ng isda. Alalagay ko dyan sa ano mo, seserbang kita. Ayun, no? Ganda. Kita mo naman itsura niya, no? Magalo. Try mo na, Joe, tikman mo muna. Tikman mo muna. Pakatikman ko pa yan. Tikman ko na ng ganito to. Oo, ganyan na. Mainit-init pa mga pamangkin. Sama mo na tali. Sinama tali, oh. Eh yan, mga pamangkin, oh. Mas mariosi, pang ganda. Uy, naku. Ang lambot. No? Rapsan, oy. Ang rapsan yan talaga. Sigurado yan.
Isa, kuhanin ko isa. Itong ano, the best dito, kuha lang ako ito. Hindi pa naman natin nagagamit itong kutsara na to. Sauce. Sarap. Ang lagay dito sa ibabaw. Yun? Yan. Yan. Nalagyan mo ng konting drippings yung ano mo. Kanin, tapos kunin natin itong bok choy dito. Hmm. Tagal niya itong dalawa nito? Pwede pala yung ganyan eh. Nung ginawa niya sa akin, pinatong niya lang, tapos tapos niya. Ayan, Noya. May tsura niya, no? Pakita ko lang sa inyo, Noya. Ayan. Ganyan ang pinakain niyan, eh. Alisin lang natin yung tali. Pero... na! Huwag na, no? Na! Yan! Kasabit naman yung tali. Mabig na yung tali! Lambot, no? Ayan, no? Tama mo, naglibla-hibla, oh. Yan po ang talagang key element niyan. Kailangan takagang... Tsaka yung ano? Natutunaw, no? Natutunaw. Melts in your mouth nga dapat yung taba eh, di ba? Ay, yung reason kaya natin nilagyan ng tali. Butcher's wine. Kasi, kasi madali masira, Jo. Kasi madali yun dun sa process ng pagpapalit. Yung pala yung silbi nito. Ah. Pero may wala nang silbi to. Mga ganun pa ako, nasugatan naman, no? Ah, pwede ko na ibaba to. Sakit na nga ng kamay ko, nagkakamera pa ako. Hindi ka pa makakain. Ay, ayam. Ayam. Kita sa kanila. Mm. Sarap. Ang sarap ng salsa. Yo. Sarap, no? Mm. So, bitin tayo sa bok choy, yun, no? Ayan, sa'yo na yan. Sa akin na to. Ito, dito sa oriental bowl dapat kinakain yan. Ganun pala yun. Yan, ano yung kamay ko, hindi na, ano? Naging baldado bigla. Hindi, ano lang yun. After 2 days, okay yan. Mabalik naman daw yun, eh. Hindi naman, naputol yung dalili ko, naiiwanan. Oo nga, hindi bumabalik naman yung ano. Alin? Yung napanggap. Kamayang gabi, ayos niya. Yung tanto siya. Mutubol. Napahinto. Nakatokotuloy ni Noy Dix. Mm. Sub ka daw kay Boylin. Inaabot. Ang darap ng higa ko eh. Diba? Wala na. 4 na piraso lang. 4 na piraso na nga lang. Nasukatan pa ako. Madami. Ganyan talaga sa, ayan na, mga pamangkin sa mga nanonood po sa atin. Medyo, technically po ang pagbablog ba, Jo? Lalo kung cooking, kailangan doble ingat ha. Talagang nangyayari po yan. Ako nga, ilang beses na ako nasugata sa ganyan. Ingat-ingat. Hindi, wala naman kasing nagluluto na hindi nasusugatan. Pero, aksidente naman. Through experience, kaya parang lesson learned, kailangan. Alam niyo yung way, alam niyo yung... Yung golden rule. Yung golden rule na. Dahan-dahan. Binila mo. Mamadali kasi maluto na kagad kasi nagutusom ng araw siya. Yung pala naman. Sulit naman yung pagkakasugat mo. Oo. Sarap. Hindi sulit dito. Ganda. Ganda yung pagkakaluto. Kinakain nga, ingatan ko kung ano yung kamay ko. Alam mo ba, pumunta ko na ako ngayon. Tabing ka? Magpo-40 na ako. Sabi niya, magpo-40 na ako. Kailan ako. Magpo-40 na ako. Ngayon pala ako nasugatan sa kamay. Magpo-40 na, no? Tinanggalan ng helmet. Haba. Pwede mo tong ano. Yung iiwain mo, didiinan mo lang. Didiinan mo, durog lang. Ano eh? Green sa'yo. Ganda. Wala sa akin. Yan. Eh, Joey, wala. Good. O yan. Hindi tumakbo. Halbaki, ano? Oh, thank you. Masarap, no? Yeah. Masarap yung braised pork belly talaga. Ganda, no? Saka yun din yun, nakatulong din yung pag-steam, no? Sarap. Oo. Oh. Actually, yung ginawa natin, kulang pa yun kung compare dun talaga sa authentic na. Matagal talaga yun. Matagal. Saka hindi yun pinay-pressure cooker, no? Hindi. Kaya yun, normal na manong-manong pakulo yun, no? Mas masarap yun, no? Yung talagang pinaglaan naman ng oras, ang sarap. Correct. Nasa ano lalabas kasi yung lang. Labor. Ayun, masarap.
Masarap din to kasi ginalingan ni Nidex. Ay, sabi ko galingan niya. Hindi niya ginalingan. Ang lima umorgan. Ganda lang niya. Bus na kanin ko. Gutom talaga ako. Okay. Liyat. Iisang ginawa ko ba? Ngayon talaga mga Pilipino, may titila. Ang bilis kinain. Ang kanin, ang ubod. Kulang. Yung bandeado, kinainan nyo na. Ubod ka agad mo eh. Yung pamakinado niya, ang sarap. Solid. Gayain niyo po ah. Yung style. Actually, madali lang naman. Ang dali. Baka look special. Diba? Parang festive. Kasi, support, ano eh. Pero madali lang gawin. Correct. I-forma mo lang na maganda yung pagkakalatag. Talagang okay. Magmumukhang ano yan. Pang special occasion na ulam, no? Ganda, ang ganda ng lasa. Ang ganda pa sa mata, no? Yep. Alam mo itong ano, yung braised pork belly, para siyang adobong foreigner, eh, no? Foreign adobo, yan. Yung lasa. Yep. Sana nagustuhan ng mga pamangkin natin, ng mga noy. Sana nagustuhan nila yung pagkakaliwa ng dalit. Yung nilulong namin ngayon. Parang ako ano, dahil maraming gusto. Nagkakaroon ako. Kalagay po namin sa description kung ano yung nangyari. I-email ko si ano, kung sino man yung mga, ang tawag din sa Tagalog, ano, ngay, yung pamunuan ng... Pamunuan. Pamunuan ng YouTube. Baka merong medical benefits sa makuha. I-email ko kayo, tingnan nyo. Tinarakan siya, talsiga. Ako, mga pamakin natin dyan at mga noy na nanonood, maraming salamat na naman ha. Sinamahan nyo naman po kami sa araw na to para dito sa ating ginawang braised pork belly. Simpleng pagluluto lang din ulit eh, no? Pero ano po, 101% guaranteed, napakasarap talaga ng braised pork belly. Kahit sa mo galing na ano, no? Pag ginawa mo yan, sarap yung lasa niya. Pero siyempre, ganun pa man, napakasarap nga po nitong isang itong ginawa nating recipe for today. Hinay-hinay pa din sa pagkain, mga noy, ha? Siyempre. Especially ang init ngayon, ha? Tandaan niyo po yan, napaka-delikado sa mga yung hypertension. Ano lang, sakto-sakto lang. Lahat naman ng bawal, masama eh. Ma. Yun. O baka may rasalimatan kayo. Lalo si Boy Lente. Isa lang papasalamatan ko na. Sino? Yung nagbigay ng kutsilyo sa akin. Napakatalim! Ayan, ngayon po napatunayan na namin na talaga matalim. Matalim talaga yung MasterChef! MasterChef! Ang galing! Para ako si, ano? Gordon Ramsay na yun. Yeah, actually, totoong matalim ha. Dahil alam nyo, mga noy at mga pamangkin natin dyan, ang pag-testing ba nung talim po, nung isang bagay, sa kuko? Pag dinidikit mo, parang magnet dyan, no? Dumidikit. Dumidikit sa kuko. Sabi mo nga kanina, parang tari ng manok. Ang talim. Ang sarap sa mitin. Pero ingat, okay. Eh, yun nga mga pamangkin. Ako, gusto lang pasalamatan. Gedex, lagi pa rin nakasuporta. Lagi yung nagpo-comment sa atin. Siyempre. Nakakatuwa. Enjoy daw sila. Tsaka nung huling labas natin, tatlo na ulit tayo. Ang dami nag-comment na totoo kami, tatlo na ulit. Sakit. Na ulit kayo. Yun, nako. Munti ka ng dalawa na lang kayo, no? Hindi, dalawa ka lahat. Kunti na maano ko dito. Ako. Diretso ka na nun. Diretso na siya nun. Punta na siya rosa. Tinatay na to. Anyway, ayan. Yun, mga pamangkin. Hindi na ako mag-ano. Hindi natin masyadong pahabaan yung video. So na yun, pasalamat palagi po. At kung bago ka lang, napadaan ka dito. Yeah. Ulitin mo na yan, no? Subscribe ka kung hindi mo masyado nakakastorbo. Siyempre, ha? Isama mo na rin yung notification bell para lagi updated sa mga upcoming videos namin nila Boy Lente at Kuya Dex. Ayan na nga ba sinasabi ko. Cheers muna tayo. Ayan, para sa inyong lahat. Kayong dalawa lang. Cheers lang. Sa padaw. Sigatan na nga. Ayos. Alam na kami sa inyo, mga pamangkin. Kasama pa rin ang nag-iisang, miinom pa, Kuya Dex. Yeah, siyempre. At siyempre, Boy Lente, sa likod ng camera. Siya lang. Diba na wala na yung ganun, isa na lang. Isa na lang. Ayun, ito pa rin ang inyong Uncle Joe na lagi nagsasabi. Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, huwag natin kalimutang umiti. Yun! Ika nga eh. Isiyan lang natin. God bless. Bye-bye!